bigay liwanag sa dilim ng gabi. Kami ay nagsama-sama upang ang katotohanan ay inyong makita. Kung tawagin ako ay bagpit, kasi nang alingan nila sa akin ay magkakapunit-punit. My name is Banat Boy, ang bahalang magtapoy sa maling balitang palaboy-laboy. Kami ang siya ang astig ng dating bansagay, sir pating makuha kayo sa tingin, ang tenga niya'y nagpapanting. Kuya Spokesjet, kayo ay haharapin kahit English na debate, ito'y sasagutin. Si Cartleya ay nakahanga na sa mga bashers na walang kaluluwa. Kaming lima ay isa, paninindigan ay hindi matutumbasan ng anong halaga. Kami ang MSM Marcos Social Media Alliance, astig ng social media.
Nalimutan ko pala sabihin. Alam niyo ba na si Sis Ludy marunong din palang mag-air guitar? Ha? Di ba, May? Nakita mo yun, May? Hidden talent? Grabe. Anyway, Sis Lee, why? Oh! Nag-sis ka na sa akin kanina, kaya sabi ko, Sis Lee, why? Tapos ngayon, nag-mom ka naman. Magmamam na naman ako. Ano ba yan? Hey, bakit Tatay Philip is that your wife's account? Hello, Tatay. How are you? Ito na tayo. While nakaano tayo, nagbabatian, eh, mag-share lang sana tayo ng ano. Ating Jay, padala mo nga yung Facebook link mo tsaka kay ano, yung kay Sir Nervin tsaka sa'yo. Gagawa din ako ng ano, PowerPoint sa mga Facebook pages ng pro PBBM vloggers kasi para idugtong ko dito. Teka. Share. Share screen. Tapos, ito na. Yan. Tapos, magbabatian na tayo. Number one, si Sisley YY. Tapos, si Sir Isidro Madrid, sabi niya. Sabi ni Harimau Roque, kaduda-duda daw pagkahuli ng droga nung nakaraang araw, parang ang pinupunto nito. Eh parang gawa-gawa lang ang nahuling droga. Dapat dito sa taon na to, itapon sa China o sunugin kasama ng droga. Crispy lechon ang tawag doon, Sir Isidro. Akalain mo isa siyang abogado. Tapos sabi ba naman niya, something like sana naman totoo itong huling ito, pero napanood niyo ba si Maharlika? Eh abogado ka pero ang source mo si Maharlika. Anong klaseng, tapos he's not just abogado siya na nagva-vlog. He's like parang may pag-journalist na din kasi 'di ba nasa SMNI siya. Ko ka, eh, you're like a journalist, tapos ang source mo, eh, si Maharlika, isang nagtatago, hindi na nga makauwi, patalon-talon na lang from, ano, hotel to hotel, kasi ayaw maservant ng, ano, summons niya, or whatever that is na, ano ba yung, hinahanap na siya, di ba? Kasi, seservant na siya ng, ayaw niya maserve. Oh. Talaga ito si Harimau. Oh, ganda ni Sister Exie, oh. Ay, nako. Pero yun nga, yun ang ano ko. Tama si Sir Isidro. Sunugin kasama sa droga para crispy lechon. Tapos si Ading J. Oh, third owner daw siya. Eloids, hello. Ito si Eloids, palaging nasa kay ka-coffee din ito eh. Palagi kong nadidinig. Ay, Sir Cesar, matagal na din. Ano? Wala ito dito. Thank you for, ano ha? Coming to the live, Sir Cesar. Si Gab, andito. Sir Nelson, hello. Uy, Sis Rina, nandito siya. Sis Marie Chris. Idol Astig, Sis Trexie. Uy, bago si, ano, Ray Sapanta, galing kay Sir Vince Boy. Hello, Ray. Sandali lang, bigyan kita ng jacket. Sana maabutan pa ng aking napakahinang mga kamay. Tan-tan. Alam mo, nagpunta ako sa live ni Sir Vince Boy kanina.
Kaya lang dumaan lang ako kasi ang daming ginagawa. Oh, eto na naman si Sir Edward, oh. Pormang-porma talaga ito si Sir Edward. Uy, BT! Larga na po daw. Tulog uli ito, oh. Ito si BT, tumayo lang ito para magbanyo. Tapos balik naman tulog ito, for sure. Sis Maris, hello, hello! Unang Cali girl na nandito. Sis Senchang, uy! Hello, si Senchang. Eight, akala ko ba may script ka? Ito, patulog na ito. Tapos, dumaan pa. Sabi ko sa iyo, huwag ka nang magpapakulay buong linggo. At araw-araw ka na yatang, baka ako naman targetin ni Badong. Kasi sabi niya, inarbor na kita. Uy, magpagaling ka, si Sir Kira nga. Halos isang linggo na ano, parang na paralyze si Sir Kira sa pagpapanood ng ano, LS. Pahinga lang ang kulang dyan, eh. Huwag ka munang magtrabaho. Sir Alexander, hello, hello. Ay, nandito na din si Beautiful May. Good evening. Dalawang Cali girls na. Ay, Mama Koy! Hello! Anong balita dyan? Sir Henry, nandito. Agoy! Si Saint Benedict, aking paborito. Kaya lang. Oh, Golden State Warriors eliminated. Ay, napaka-good sport naman, oh. Congratulations daw, Sacramento Kings. Naku, iyak siguro si Sir Flaco niyan. Hey, good morning, Sir Arvin! Sir Joseph, good morning. God bless you and your family and to our strong, brave, patriotic PBBM. Tsaka happy anniversary to PBBM and FLISA. Naku, speaking of which, talaga, alam niyo, dalawa kayo, Sis Maris, nagpadala sa akin. Ikaw at si Ma'am Jean Jaggers. Ang ganda talaga nung gusto kong mapanood na yung interview. Kaya lang, ito naman si Katuning. Pa-teaser-teaser pa. Gustong-gusto ko yung ano niya. Yung kanyang, ano, yung clip na pinakita niya na I mean, it really explains kung bakit inisnab niya si VP Sara. And yung mga may mahal sa buhay, maiintindihan mo talaga yun. Di ba ganun tayo yung mga lalaki, wala lang sa kanila yun na, eh, bayaan mo na yung ganun. Pero yung mga babae, you're very protective of the ones that you love. Ikaw yung magagalit. Tama tayo, 'di ba? Yung hinala natin na kaya siya ganun kasi siya yung nasaktan. Na sinasabi niya yung asawa niya pinoprotektahan ka tapos ito play nga natin Pedro. Tapusin ko muna yung bati-bati. Daniel, hello, Sis Nilda, Ma'am Martha, oy, Obito. Sir Mike, Ma'am El Maliego. Alam, bakit binigyan ko na lang ng jacket si Tatay Philip, oh. Ayan. Oh, sabi ni Obito. Sir, yata si Obito. Isaiah 58:8. Then shall thy light break forth as the morning, and thine health shall spring forth speedily, and thy righteousness shall go before thee. The glory of the Lord shall be thy reward. Thank you, Sir Obito. Baka naman pwede every live natin maglagay ka dyan ng ano para meron tayong basahin. Thank you in advance, ha. Kapag ano man lang tayo, at least once a day may basahin tayong Word of God. Thank you po, ah. Tapos, Sis Lady Net, hello, hello. Aline Perducho,
Oo, sabi ni ano? Sabi ni BT, punta tayo kay F. Elisa. Hala, sabi pages ni Katuning, inaatake na siya ng mga DDS. Mga walang hiya talaga itong mga DDS na to. E pinagtatanggol lang niya asawa niya. Sis Lady in Red. Uy, Sis Lady in Red, hindi nagbago si BT ng account. Dalawa yung YouTube niya. Bagong Pilipinas, tsaka yung BT. Sis Norma, Powerpuff Girl. Ah, ganun ba, tatay? Thank you, tatay, ah. Ay, Ma'am Estella Tanliben, watching from Tokyo, Japan. Welcome, welcome po. Thank you for coming. Welcome. Uy, Ma'am Golda, ikaw ah. Sumali ka dun sa pang-aapi ni Tokis, ni Trunks, si Biktima. Sino pa yung pinagkaisa niyo ako kanina? Di lang ako makaporma kasi nasa work ako. Ha? May kasama nyo na tinanggal ko. Ay? Ano nangyari? Naku, I will love to ask you what happened. Ma'am Yana, I'll ask you, Sis Lady in Red. Ma'am Elena Ilarde, hello. Lars 21, hello. Si Lars is watching us from Dingras, Ilocos Norte. Pagka si Elena na, Ma'am Elena naman, oh. Mas maganda ka pa sa umaga, Ma'am Elena. Nako, nung nakita ko yung puti ron, akala ko yung mga paitlog na naman ni Trunks yan. Ay, nako. Ay, ayan, sige. Ading J, ano yan? Kasi mababalikan ko yan eh. Gagawan ko ng ano yan, mga Facebook. Ito na ang kontrabida. Si Simple Tokis. Ito siya, ha? Sandali, habang nandiyan kayo. Ito siya. Yan siya. Great-grandpa yan. Ay, bakit ayaw siya mag-post? Lang yan naman, oh. Yan. Yan si Tokis, the great-grandpa. Lechon para sa 100k mo, Tokis. Si Sir Kiran, dito na. Dahil sa drug war ni PBBM, nadudurog mga marijuana plantation sa Benguet. Bakit alam mo yun, Sir Kiran, na may marijuana plantation? Hey, Ma'am Tamara, tagal na kita hindi nakikita. Palaging busy siguro ito. Mar JP, hello! Welcome, welcome! Ay! Chill Sanchez. Tignan natin kung may verbalan ba dito ngayon. PBBM lang sa kalam, correct. Uy, Kainaro. Hello, hello. Nako, alam mo, Kainaro. Sino ba yung nagsabi? Ay, si Badung yata. Si Badung ba yun? Basta sa isang live na napanood ko, parang si Badong yata yung nagsabi na walang bilang na daw ang mga pinklawan. Parang si Badong yun. Nagpupunta ka pa doon, Kainaro? Ma'am Debbie, hello! Si Charlene, hello, hello! Oy, nasa labas sana all. Ay,
yung si Senchang nag-shoutout lang sa'yo. Kahit saan ako magpunta, nag-shoutout ako sa'yo. Doon nga kay Banat Boy, shoutout nga kita kasi sabi niya, oh, support itong mga pro-PBBM vloggers. Shoutout kita doon, ha? Brother Abby, hello. Uy, nag-hi si Lars sa inyong lahat. Hi nyo naman si Lars. Maybe eh, hello. Ay, gising pa si BT. Nako, BT, anong ginagawa nyo, ha? Luloko pa naman ako ni BT. Uy, kahapon, hindi ako nag-live kasi sabi ni Jan, I never see you anymore. Pag uwi ko daw, diretso daw sa computer, tapos magla-live. Siyempre naman kasi, di ba, mag-aaral ka pa sa ila-live mo. Alam nga naman kung ano-ano na sasabihin mo. Eh, wala naman kaming ginawa. Nag-Netflix lang. May bago sa Netflix. Panoorin mo, Tokis. The Three Body Problem. Parang ganun. Ewan ko kung pareha yung mga palabas sa Pilipinas at sa Amerika. Yung gumawa daw nun, yun ang gumawa din sa ano Stranger Things, I think. Sige, mag-edit ka dyan hanggang gusto mo. Puro pang twist ang ginawa ni Attorney Porky. Alam mo, ako pwede kong pagtawanan si ano si Harry Mau kasi na mataba siya kasi mataba din ako. Pag ikaw ay matanda, pwede mo pagtawanan ang mga matanda. Pag ikaw ay mataba, pwede mo din pagtawanan ang mga mataba. Ganun yun. Okay lang. Oh, buti na ginagawa no, sa kanya, mali pa rin. Hindi, bitter lang siya. Pabilang na kasi, I think talagang in-expect niya, eh siga dun nga nabigyan ng ano katungkulan siya, hindi. Siguro sa tingin niya, so siga dun nga, ang lakas mang ano, magmura, tapos nabigyan ng posisyon. Bakit ako? Ang cute ko naman, ang galing ko pang sumayaw. Tapos, ang ganda pa ng cheeks ko. Oh, mamula-mula. Tapos, siga dun. Tignan mo naman ang itsura ni Kim. Siguro ka na nasa isip niya. Diba? Kaya nga, Sir Kira, ang sinabi ko, matagal ka din nagkasakit. Kaya sabi ko kay 818, mag-iingat siya. Oh, ingat ka, Arding J. Huwag kang dadaan sa ano, ha? Huwag kang dadaan sa bus lane. Ingat, Sir BT. Oh. Nako. Sabi nila, Sir Arvin, eh, si ano daw? Si si Biden daw is gaining. Hindi ako makapaniwala. Hi, Ma'am Susan De La Peña. Taga saan po kayo? Alam niyo, may kaibigan akong good friend akong taga Dumaguete na si Christine De La Peña. Taga saan po kayo? Welcome po, ah. Read Psalm 23. Para sa atin lahat yun. The Lord is my shepherd, I shall not want. Daisy, hello! From Canada, ito si Daisy. Ay, si Ma'am Beth, kung nagkakapi na. Uy, si Ma'am Golda, oh, sabi di daw siya kasali sa nang aapi sa akin kanina. Loko lang, Ma'am Golda. Pero sabi ko naman sa kanila, hindi ba ako nagagalit pag sinasabi nilang matanda na ako? Hello, sir. June Castro, hello. Ma'am Zenny, time check, Dubai, 6:56. Naku, ang aga pa pala. Oh, si Ma'am Estela is from Baguio. Thank you po, ah. Oy, sis Ludi.
Sis Ludy, sinabi ko sa kanila, magaling pala kayong mag, ano, air guitar. Hindi nila nakikita yun. Tatlo na. Ay, complete na. Nandito na ang Amazona. Sis Josephine. Ako. Kung nagkaroon ako ng kaibigan katulad ni Sis Josephine nung ako ay bata, talagang hindi ako mabubuli. Talagang bugbugin siguro niya lahat. For sure. Tapos si Sis Maris maging class president. Tapos si May magiging muse. Sis Ludy. Uutosan ang principal. Sabihin sa principal, picturean mo nga kami. Sir Louis. Oo, Sir Louis, mabait ka talaga. Huwag kang magpaano dyan kay Tokis, ha? Kasi always mabait ka. Ay, Tarantaro. Sabihin ko na lang ako yan, kahit hindi. Brian, hello, hello. Sino pa ba? Si Drake Freddy, pag nagbasa, ang bilis-bilis. Wala, bakit si Alexander, Sir Alexander, walang jacket? Ay, si ibang Alexander pala yun. Naku, kaano-ano mo si Gardo Versosa, Sir Alexander. Naku, alam din ni Sis Lady in Red ang mga plantation sa Benguet. Oo, ipiplay ko yun, Ma'am Jenny, sandali lang. Ay, thank you, Ma'am Estela. Sandali, sandali. Si Ma'am Miles Tan, andito na. Naku, Ma'am Miles, hindi ko pa rin natatawagan si Sir, ano. Yung aking idol. Mahiya din ako eh. Ma'am Rubian, hello. Ay, si Margie Pito. Ako, dami ko ng favorite dito. Ay, sinong sarap sumimsim? Si Harry Roque? Ay. Uy, Brian, nakita mo yung ano? Yung vlog ni Cap Nino? May secret pala ito si Badung. Panuorin mo, Brian. Sir Etchum, hello! Ang ating recently birthday boy. JR, hello, hello! Miss Esteban! Kalanda talaga ng smell ni Miss Esteban, oh. Teka. Si Ubito kasali din yata ito sa nang api sa akin kanina. Nako, Brian. Matatawa ka dun sa ending. Send ko sa'yo yung link. May sinabi siya tungkol kay Badung. Kung bakit daw nagpupunta si Badung sa Baguio. Kaya nga sabi ko, hala, ganun pala ang Baguio. Dami palang mga boylets doon. Plural yun, ha? O sige, pakita ko na sa inyo. Yung sinabi ni First Lady, talagang napahanga ako kay First Lady. Hindi talaga plastic si First Lady. I mean, for me, nasaktan ako because my husband will do everything to protect you. You ran together, di ba? Sama-sama tayo, babangon muli. Pupunta ka sa rally, tatawagan yung presidente mong bangag, di ba? You're going to laugh. Tama ba yan? Even Lenny never did that. Kumusta kayo ni VP Sara? I was always kind to her. Sabi niyo, si cross the line. Ano ibig sabihin nun? Wala nang reconciliation yan? I mean, for me, nasaktan ako because my husband will do everything to protect you. You ran together, di ba? Sama-sama tayo, babangon muli. Pupunta ka sa rally, tatawagan yung presidente mong bangag, di ba? You're going to laugh. Tama ba yan? Even Lenny never did that.
Kumusta kayo ni VP Sara? I was always kind to her. Sabi niyo, she crossed the line. Ano ibig sabihin nun? Wala nang reconciliation yan? Bad shot din sa akin. I mean, for me, nasaktan ako because my husband will do everything to protect you. You ran together, di ba? Sama-sama tayo, babangon muli. Pupunta ka sa rally, tatawagan yung presidente mong bangag. Di ba, you're going to laugh? Tama ba yan? Even Lenny never did that. Kumusta kayo ni VP Sara? I was always kind to her. Oh, ano sa inyo? Sabi ni Jill Sanchez, boom, boom, boom daw. Oh. Teka, parang nandito na si Sis Maminatsky. Oh, ayan na. Kampi daw si Opito sa mga babae. Kampi talaga tayong lahat kay ano. Oh, di ba? She crossed the line. Yun. Kaya nga lang, May, baka di niya maintindihan, English din eh. Serapin, hello. Fully loaded na. Ayun, umapaw na. Talagang feel na feel mo, no? Sa tama si DC, oh, she's just a normal wife na nag-react. Pag nagsimula ng kastiguin niya ng mga... Kaya nga eh. Lides, hello. Tama lang yan. Hindi dapat maging mabait lagi. Paano naman galing ng editor ni Katuning na trigger? Kaya nga, kawawa naman. Uy, puntahan natin. Puntahan natin yung ano, pagtanggol naman natin. Oh, sabi ni Obito, natural lang yan, ay pagtanggol niya kasi asawa niya yan. Ikaw ba kung ano? Kung ikaw ang may asawang ganyan, di ka ba mapaproud? Siguro, hindi lang makapagsalita si PBBM na I'm so proud of my, or I feel loved. Pero, di ba? Kung ikaw yung may asawang ganyan, ma-feel mo talaga na mahal pala ako ng asawa. Kasi, di ba? Napuno mo na yan. Yun talaga yun na nakita siya na nandun sa rally. Bakit ka pa nagpunta dun? Pwede ka namang hindi magpunta. Ikamamatay mo ba yun kung hindi ka magpunta dun? Hi, Ma'am Betty Bush. Ikamamatay mo ba pag hindi ka magpunta? Mukha ngang maiiyak si First Lady eh. Diba? Like she's trying to... Nagre-recall siya. Exactly, Sis Lady in Red. Napaka-edukada. Kung if the situation were reversed at si FPRRD ang magsasalita, ay ilang PI, ilang kung ano-anong words na ang ginamit. Ha? Refresh yung post. Ultimo dating FL Imelda na damay, ha? Bakit si FL na damay? Nako. Alive ba si Katuni ngayon? Hindi naman ako pwedeng mag-change ng oras. Magre-replay na lang ako. It's okay kung gusto nyong manood yung Katuning ng live. Balik, mag-replay na lang kayo sa akin if you want to see Katuning live. I totally understand. Kasi ngayon ba yung live niya kay FL? It's okay. Manood kayo. I'm sure everybody's excited to watch. Alagang ganun. Nako. Nakakaiyak talaga. Nakakaiyak. Tsaka, pagkatapos nito, talagang punta ako dun sa Facebook page na ano. I can just imagine.
na maraming mga matitrigger na DDS na pa-victim na inaapi. Totoo yung sinabi ni F. Elisa. You cross the line. Totoo yung sinabi niya. Kahit ano pang sabihin niyo kay VP Lenny, hindi siya ganun bastos. Hindi ganun kabastos si VP Lenny. Grabe. Pero ngayon ko lang nakita yung sinabi ni Ainaro, hindi marunong magbilang si Bado. Nakita din pala ni Ma'am Tamara Ruiz. Si Badong, but it was a clip of one of the vloggers. Ay, nako. Pero anyway, nako, talagang love na love ko ito si pinagtutulukan mo na kami. Ano yun? Pinagtutulukan? Ay, kahapon. Lumabas na yung buong video pala. I thought yung teaser lang ang pinalabas niya. Sige, tingnan ko nga mamaya. Anyway. Bahala sila. Magpakunwari sila na sila yung mga ano. Sila yung mga victim. Pero I think hindi naman sila na ano. Si Brother Abby. Amateur basketball cager na lang ang bagay daw kay ano. Pero talagang ang daming miscalculation on her part, which is why, tignan nyo ito ha. Tignan nyo. Nung sinabi ko nga na, di ba, nakita nyo na na si VP, sabi nila, sure win na yan. May dugong German tsaka Chekwa, sabi ni Mama Estelle. Oh. Ah, hindi yan magko-comment. Kasi, first of all, there's nothing that ano, sabi nga ni Chill, hindi daw magko-comment yan. There's nothing that she can say that will justify what she did. Wala na siyang masasabi na pwedeng makasalba sa kanya. Mali siya eh. Unless magsosorry siya. Sabihin niyang magpakumbaba siya. Pero wala sa dugo ng mga Duterte ang magpakumbaba. Pero na-notice nyo, di ba dati sabi nila, ay naku, walang tatalo kay Sarah, front runner. Talo na siya ni, ano, I mean, not that I'm in favor of, ano ha, Senator Tulfo na maging presidente. Pero sinasabi ko lang, yung dating sinasabi nila na sure win, hindi na sure win. Tapos tignan nyo ito. Support for Duterte in senatorial race dips. Senador na lang yan, ha? Dati-rati, pinapatakbo nila yan for vice president. Ngayon, senador na lang. Oh, hindi na nga siya number one sa senador. Hindi ba nakakahiya na yan? Sige, Ma'am Estela. See you. Thank you ha sa pagpunta. Oh, sabi, former President Rodrigo Duterte slipped into second place among contenders for the 2025 Senate race in the latest Publicus Asia survey results released on Wednesday. Oh, talo na siya ni Doc Willyong. Ouch! Oh. Ouch ba naman yun? Nako po. O, tignan nyo naman. Pogi-pogi mo kasi. O, idol mo. Sir Kira, idol mo. Tignan mo. Grabe, nag-ano talaga yung mukha niya, ano? Ito ba yung idol nyo, mga DDS?
Nako. Mahalikan ka ba naman yan? Oo. Sabi ni Sir Kira, PBBM at President Trump ay mga God-fearing na leaders. MAGA. Si Ma'am Golda, seryoso, tatakbo ka pa? Eh di ka na nga makatayo mag-isa. Sabi ni Kap Ninyo, for sure tatakbo daw kasi he's counting on being a senator para daw immune siya from lawsuits. Ewan ko lang kung how true that is kasi si Kap Ninyo wala na siya sa good graces ng mga Duterte. Nagtumalikod na siya, di ba? Ay, si Ma'am Tamara, hindi pala ito bumoto kay Sarah. Sabi niya, kahit itinaas pa ni PBBM ang kamay ni Sarah, hindi niya binoto. Ay, ibig sabihin, Ma'am Tamara, kahit sa Davao, yung mga ayaw sa kanila? Akala ko ba yung Davao, sakop nila talaga? Ay, Sir Arvin, gusto mo rin kay Trump? Kami dito, mga Trump, kami dito sa bahay namin. Ulianin na nga, tatakbo ba? Nakakalimutan na nga niya minsan kung anong sasabihin niya. Sabi ni Sir Roberto, di na naka-TIC F. Elisa. Oo nga, kasi ang daming nag-i-speculate kung bakit daw iniis na, bla bla bla, nagseselos daw. Nagseselos? Mga tanga ba kayo? I mean, hindi naman, di ba? Like, hindi ganyan si F. Elisa, napaka-edukada, napaka... Kung kayo, nanonood kayo kung anong nangyayari, as a wife, alam nyo kung anong nararamdaman niya. Hindi yan nagseselos na may gulay naman. Sabi ni Obito, kita nyo si PBBM kahit anong gawin sa kanya, nire-respeto pa rin niya si VP Sara. Nakita nyo? Diba sabi nga niya, tinatanong pa nga niya daw, are you okay? You're in the middle of all of this. Hindi man lang niya sinita na ba't ka naman nagpunta doon? Kita ka pa nga doon sa camera, pinagtatawanan mo ako nung sinabing bangag ako. Di ba? I mean, grabe. Grabe talaga ang pagkamabait niya. Changran, hello! Nako, magpapakapal pa din yan, Lades. Gustahan tayo, punta pa din yan. Pakapalmuks yan. Anyway, ito si FPRRD, second place daw with 38%. Imaginin mo, galing siya ng 48%, naging 38%, 10 percentage points ang kanyang binaba. Ha? Tignan nyo yan. North Central Luzon ang pinakamalaking pagbaba niya. From 44% naging 31%. So, ang pagbaba niyan, ilan? 13 percentage points. And 42% to 25%. And South Luzon yan. Oh, tapos pangatlo na si Erwin Tulfo. Nako, si Godin pala. Significant drop in voter preference. Nako, pasok pa din si Amy, oh. Di bali, may oras pa. Ma'am Florida, hello! Pero yun ang sinasabi ko sa inyo na
Sige, magsalita ka pa. Marami pang panahon. Marami pang panahon para sa iyo. Tignan natin. Anyway. Kaya nga, Ma'am Golda, bakit kaya si Tipi? Talagang ano na siya, tahimik na siya. Ang naisip ko lang, kasi dun sa, siguro, busy-busy siya sa pag-aaral niya. London, hindi naman madali siguro yung pag-aaral sa London. Tapos, ano, for sure, pag nagsalita yan, ay, bayad ka. Hindi mo maiiwasan yan. May magsasabi talaga na ang pag-aaral niya, finance by the first couple yan. I mean, hindi talaga maiiwasan yan. Hi, Sir Paul. Sabi din ni Sir Alexander, Romualdez Gibo for 2028. Nako. Hindi rin sila uma-appear sa ano, no, sa surveys. Pero talagang si TP sa pagka ano lang, yung pang-aasar, magaling din yun. Pero ang paborito ko talaga na pang-asar si Sir Dante. Si Sir Dante talagang hindi siya, sabi niya, ako pa, ma-affected. Hindi siya affected, pero siya, napakagaling niyang mang-asar. Tingnan mo yung mga words na yung phrases na na-coin ni Sir Dante, hindi nawawala. Yung little girl, sa kanya yan. Yung Maudigs, sa kanya din yan. Ano pa bang sa kanya? Basta marami na siya ang nakaisip na talagang dumidikit. Kasi ang galing niyang mang-asar. Tsaka, oh, yan din, Sir Louis. What? Tapos, kahit anong sabihin ng mga tao sa kanya, hindi naman siya nagagalit. Oh, the Platters, si Kibbs, pare mo. Tapos, pag tumawa na yan si Sir Dante, nako. Kaya, ay nako. Oo nga, tawa pa lang. Pero pagkakampi mo si Sir Dante, nako, talagang happy-happy ka. Kaya, sana maging, ano ko si Sir Dante, mag-guest ko man lang sana. Si Mima nga, tsaka si Direk Freddy. Oo nga, pero mas, si Direk Freddy gayang-gaya niya. Si Mima, gaya na din niya. Oo nga, kung maging ano naman ni, ano, kung pag-aralin naman si Tipi, so what? Di, naging scholar, di ba? Sa Times, na Times Asia, or yung national, I mean, international na Times, Ma'am Florida? Hanapin ko nga yan. Kay Sir Dante, Sir Arvin. Salmao Panelo. Tama, Brian. Hi, Dano. Thank you. Sa like, share, subscribe, comment mo dyan. O, ito na. Mag-good news muna tayo. Itong Filipino Seafarers daw, marirelease soon. O. Sabi ng ating DFA, the four Filipino seafarers who were on board a container ship seized by Iran's Revolutionary Guards will soon be released. Iranian authorities seized the Portuguese-flagged MSC Aris on Saturday morning near the Strait of Hormuz, saying the container ship is related to Israel. So, sabi ni Eduardo de Vega, Undersecretary Eduardo de Vega, that the Filipino sailors are fine. Pinapakain naman din daw. Tsaka nakakapag-communicate sa kanilang mga pamilya. RN2 Science, hello!
Tsaka nakakapag-communicate sa kanyang sa kanilang pamilya, di okay naman din. So, nobody wants them to be in this situation, but they've been told they will be released soon, all of them. So, magmi-meet daw ang government with the Iranian ambassador to discuss the release of the seafarers. So, patuloy nating ipagdasal yung ating mga seafarers, ha? Oh, ayan. Ito talagang mga ano. Yemen's Iran-backed Houthi rebels have carried out dozens of missile and drone attacks against ships in the Red Sea. A missile attack in March killed 3 seafarers, including 2 Filipinos. In November, Houthi seized an Israel-linked cargo vessel, the Galaxy Leader. The crew, including 17 Filipino seafarers, are still being held. Ang dami kasi nating mga seafarers. Malaki-laki din kasi ang kita niyan eh. Itong gera sa ano, alam niyo na yung gerang 'yan ginagamit na naman ng ano, ginagamit ng mga DDS 'yan. Tingnan niyo sa Israel at Hamas, yung Amerika, ang layo naman. Ay, Ma'am Lozana! Si Chris Ulo, hindi ba DDS yan? Naku, baka sumakit na naman ang dibdib natin pag nagmula tayo dun sa kay Katuning. Di ba pwedeng i-delete ni Katuning ang mga antay dun? Ito naman si Katuning. Yung bayad-bayad, eh, masama ba yun? Pag, kunwari, pinag-aral, or pag nagbayad ka, kung, I don't know, I just feel like, katulad nung nagsasabi sila na yung mga vloggers na, kunwari, binigyan ka nung, ano, yung nagsasabi nga si PL na, bayaran na mga ano yung tawag dun sa organization nila, bayaran daw sila kasi binibigyan sila ng allowance pag nagpupunta ng Maynila, binibigyan ng allowance kasi taga Davao siya, yung pamasahe and everything. Sabi ko, hindi naman yan bayad, para naman yung kasi wala kang pamasahe, di ano, you know, I think in a way, hindi naman talaga bayad, pero parang tulong kasi wala kang pamasahe. You know, I don't know. Yeah, that's kind of, for me, it's like a gray area. Anyway. Talagang ang mga tao, I just think, pag gusto ka nilang siraan, sisiraan ka talaga. It doesn't matter kung tama yung ginagawa mo or, you know, kahit wala kang ginagawa. Kahit hindi ka naman kasama, like si F. Elisa, eh, ang layo-layo niya sa kaso ni Kibuloy. Siya pa rin ang biniblame. Kahit nga umuulan, eh, siya pa rin ang biniblame. At Time Magazine 100 Most Influential siguro yan of 2024. Sige, bili na tayo ng Time Magazine. Oh, Jimmy Network Top Stories Nation. Time 100 Story. Okay. Sige, sige. Kaya nga, Ubito, pagdasal pa din natin mga seaman natin, ha? Hi, Raymond! Oo, may naipon din siguro yan si TP kasi ang laki ng channel niya. Ilan ba yung followers niya? 5 million? Ah, basta di ba in millions na yung channel niya? Sa ads lang, no? Dami siguro yun.
Ay, oo, tama ka din, Daisy. Ito na. So, ayan, good news yan na sana mauwi na ang ating mga, ano, ating mga seafarers. Ito, ang cute nito. PBBM and FLisa's secret to wedded bliss. Ito, dati na nilang sinabi ito, no? Tsaka, ano pinagsasabi nila na, ano, yung skin down ni FLisa? Siyempre, hindi naman, she's not 18 years old, di ba? At least, masasabi mo, hindi siya Botox queen. She's like, natural yung skin niya for her age. That's what I think. Yung sa interview ni Katuning, she looks pretty. I think she looks pretty. Tingnan yung itsura niya, oh. Tsaka si PBBM din, he looks natural. Oh, 31st wedding anniversary pala. Eh, at saka isa pa, naisip ko, itong mga DDS, siguro, hindi kayo sanay na may yung presidente kasi ninyo, walang asawa, tsaka sanay siya na kung sino-sinong hinahalikan, hindi kayo sanay na ang presidente namin iisa ang asawa, iisa ang minamahal. Kaya ginagawa niyo ng kung ano-anong istorya. Diba? Oh, sabi ni Sir Arvin, bakas ng kagandahan. Maganda siya nung bata pa siya. I mean, I think she still looks beautiful. Like, you know, people will age. Pro-government si Chris Ulo, nandun pa nga po si... Ah, ganun ba? Grabe naman yung pangalan niya, Chris Ulo. Hanapin ko yan one of these days. Oo nga, ang yabang-yabang nga ng mga taong ito sabihin, parang corduroy daw yung skin. As if kayo nga mag-60 years old, kayo tingnan ko kung ano yung itsura ng skin ninyo. Ay, sabi ni Chill. Nag-tweet ako tungkol kay Robin. Sabi ko, resign. Minura and sinabihan ako kung paano. Sabi mo, sana chill. Oo nga. Paano ko kaya gagastusin itong perang binayad sa akin? Inisin mo lang. Mga inggit nga sila. Inggit sila kasi yung presidente nila, hindi nila alam kung sino ang asawa, hindi nila, di ba? Ah, yung kumukutsa kay FL, kala mo naman kung sino, kung anong narating nila. Sino nagsabi? Si, ano, pambansang dikungista. Wish ko lang, pinaba yan. Kaya nga, inisin mo lang, Chill Sanchez, ikaw naman. Ang cute nga nilang tignan, no? Tsaka yung, ano nila, yung pag, nung in-interview sila, di ba, ang sweet-sweet, ang very natural yung kanilang interaction. Hey, Red! What's up? Oh, the first lady posted on Facebook a photo collage with her husband taken in April 93, April 2018, and April 2024. Ang sweet naman. Yun ang napanood ko, Sir Louis, kasi sino bang nag-play nun? Ay, napanood ko kay Sir Direct Freddy. Kaya ako napanood. Di naman ako nanonood sa kanya, pero napanood ko kasi si Direct Freddy. Sabi nga po ng alias RE, Troll Farm. Sino yung RE?
Troll farm daw di umano ang mismo pati mo. Tinawag nga kayong ano nung hindi pa so MSMA na ako ngayon but back then tawag niya ano tawag niya? Mga komunista daw ang MSMA. Ignorante talaga. Ignorante talaga ito. Thank you for stopping by, Red. Kaya nga, May. Feeling guwapo. Kala mo naman. Tapos, I mean, seriously, anong mga narating ninyo sa buhay nyo? Siya nga itong nagkukwento na sa kalasingan niya, pinarking na lang niya yung motor niya sa park ba? Yung public park. Doon na siya natulog. Buti na lang daw, kinabukasan, nandun pa yung motor niya. Kasi ganun ka-safe ang Davao. I mean, that's how drunk you are. And then you're telling us na lasinggera si F. Elisa. Ay, naku. Hi, Ma'am Jane Jaggers! Ay, naku. Pero makikita mo talaga pag yung nag-uusap silang dalawa, si PBBM tsaka si F. Elisa, na may sense of humor silang dalawa. Tawa sila ng tawa. Siguro pinagtatawanan lang nila itong mga ano, mga DDS na to ano. Ay, sa Italy pala sila kinasal. Sa New York sila nagkita. That's ay, ito, nakita ko ito. Tapos, nung nangyari ito, galit na si Maharlika sa kanila. Tapos, sinabi ni Maharlika na fake daw ito. Na si F. Elisa lang daw ang nag-orchestrate ng lahat. Hey, Motion Science! Hello, hello! Baka may filter mga salamin sa bahay ng mga bashers. Correct. Walang kilabot. Kaya nga, hindi sila kinilabutan sa mga pinagsasabi nila. Ay, naku. Oh, ito, alam nyo na siguro itong mga... Iyak siguro si Glenn Chong dito. Pero alam nyo, Sir Henry, kung bakit dumalaki ang ulo ni Maharlika? Kasi marami pa din nanonood sa kanya. At, you know, like, tingnan mo si, ano, si Harimau. Sabi pa naman, I hope totoo yun na may drug haul, blah, blah, blah. Pero napanood nyo ba si Maharlika? Like, sino ba naman yan si Maharlika? Come here, Georgie. Mag-guest appearance yata si George. Ay, umalis. Hi, Ma'am Rowie! Ingit. Pikit. Oh. Uy, Glenn Chong! Ano ito? Baka makabalik daw ang Smartmatic, oh. Smartmatic is waving, Glenn Chong. Ay, nako. Ading J, sabi niya, ayaw daw niya magsinungaling kasi haram daw. Eh, yun bang manira ka ng ibang tao? Yung, nako, hindi mo, you can't swallow all the stuff that he said about the First Lady. Yun ba tinuturo ng mga Muslim yun? Acceptable ba sa mga Muslim yun? Tama ka, Ma'am Golda. Glenn Chong left the group. Comelec committed grave abuse of discretion in disqualifying Smartmatic. Naku, sabi ng Supreme Court yan. O, paano na yan, Glenn Chong? Ibig sabihin, the next time may bidding, makakabalik ang Smartmatic.
Wait, Utol Donkengs, hello, hello. Oh, Glenn Chong, Smartmatic is waving. In a media forum with the members of the press on Wednesday, Supreme Court spokesperson Camille Su Mating said that the High Court affirmed Smartmatic's petition for review, assailing the poll body's decision. The decision, which has yet to be released, was decided on by the Supreme Court on Tuesday. It was penned by the Associate Justice Jose Midas Marquez. Sabi ng Supreme Court na ang COMELEC daw nag-commit ng grave abuse of discretion nang dinisqualify nito ang Smartmatic bago pa ito nakapag-submit ng bid without any reference to the eligibility requirements prescribed by its Bids and Awards Committee. Pero sinabi ni Ting na the ruling is not sufficient to nullify the public bidding or the award of contract to Korea-based election service provider Miro Systems, citing considerations of equity, justice, practicality, and doctrine of operative fact. So, ang Miro, panalo pa din. Pero yun lang ang naiisip ko. Hello, Steve! Ang naisip ko lang for the next time. Hello, hello, Glenn Chong. Baka mabalik ang Smartmatic. Sir Redendor, hello! Bakmak Pablo, ano yan ah? Kulaong vlogger yan ah. Naku, sumbagay sila, Lides Ruel. Alam mo yung sumbagay? Sumbagay ang Supreme Court at si Glenn Chong, marunong kaya siya noon. Ay, Ma'am Tere Urbano, andito na ang ating birthday girl. Ano pa ba dyan? Birthday mo pa rin or naging happy belated birthday na? Whether or not, birthday mo pa rin ay happy birthday pa din. Happy birthday to you! By next year, mamamaster ko yung passion na ano, yung tono nun. Mas maganda yun. Gustong-gusto ko yung kanta na yun. Imaginin mo na lang, Ma'am Terehana, kaming lahat ang kumakanta. Twenty-eight na daw si Ma'am Tere. 28 ka na, Ma'am Tere. O 26? Huwag niyo nang tanungin. Totoo yan, Sis Liwayway. Inggit lang sila. Naku, mainit na tanghali sa lahat, sabi ni LB Culano. Huwag kang magpasobrang init dyan. Magpalamig ka dyan. Ay, okay, happy belated na lang. Pero, yan ay dahil hindi ka tayo nakapag-live kahapon. Kaya, pasensya na. Kahapon pa yung greeting na yan eh. Okay, so anyway. Patuloy ang Miro Systems. Pero, ang Smartmatic ay nagpapasalamat sa Supreme Court. Sabi niya, no, it's a significant victory for fairness and the rule of law. Sabi niya, we welcome the Supreme Court's ruling in our favor, which restores justice and sends a clear message to those at the helm of COMELEC that due process matters. Ay, nagparinig din. Ay, nahiya siya sa 28. 30 na pala. Kayo naman. Huwag nyo naman masyadong babaan. 30 na. O sige, 30 na. Di na kami magtatanong uli. Ay, boy, beer day. Uy, umaga dun. Ikaw naman, LB Culano.
umaga dun sa kanila, ikaw naman, pinaiinom mo na si Ma'am Tere. Buhay ang Smartmatic, buhay na naman si Glenda. Hindi, kahit walang Smartmatic, motion science, eh si PBBM na naman ang target niya ngayon. Di, kahit, alam mo, yung may mga tao na nabubuhay sa galit, may nabubuhay sa inggit. Si Maharlika, both yan. Si Glenn Chong, both din yata. Kasi, at sa bitterness, ewan ko sa lahat. O, si Ma'am Golda, mas matanda lang pala ko sila. Ay, nako. Sabi ni Sis Maris, teaser pa lang, nagwawala ng madin. Kaya nga tayo ang happy-happy. Seriously, I'm so happy na nagsalita si FL. Manigas kayo. Ay, nako. Oh, eto pa. Chinese influx near EDCA sites. Diba nagtatanong, sino ba yung nagtanong na bakit daw of all places sa Cagayan daw? Yung sabi ko, nandun kasi si DDSTV, dun nakatira. Oh, thank you daw sa pagbati, sabi ni Ma'am Tere, oh. Sabi, LP Culano, sabi nila. Ano to, ha? Chismis, chismis, allegedly. Ano daw yun? BF daw niya yun na yung pala may GF. So, may love triangle angle daw. Allegedly, di umano. So, merong ganun. Tapos, meron ding angle na he really was into drugs. So, who knows? Pero, I mean, you know, if Glenn Chong was really loved kung taga saan man siya, paano naman, I mean, how come he didn't win yung second term as a congressman? Diba? Tapos namatayan pa siya ng a close aide. Tapos, hindi ba, hindi gumana yung necropolitics for him. So, it says a lot. Sino yan? Yung bodyguard ni Glenn Chong. Allegedly lang, ha? Minsan ba natin din niya, Felisa, ang mga hudas? Hindi. Yung driver aid niya, eh, ano daw, yung involved in drugs, allegedly daw, Ma'am Golda. Ay, ano ba yung mukha ni Glenn Chong? Kailangan palang magpa-facial. How close? Yung parang pang gasoline station siguro. Si Richard Santillan. Oo. Oy, kayo ah. Oh, ito na. The sudden aggressive influx of Chinese nationals near sites of the Philippines-U.S. Enhanced Defense Cooperation Agreement EDCA should be a cause for concern of the DFA and Bureau of Immigration, sabi ng isang congressman. Alam nyo, yung ganitong may hidwaan ang Pilipinas at China, parang nagiging ano tayo, ano? Parang medyo racist at xenophobic. Lahat na lang nang inject eh, tinitignan natin with some paranoia. I think. Hi, Sir Sunday! Hello, hello! Ewan ko lang.
Hoy, espalto kayo naman, harsh. So harsh. Ay, naku, buti pa. Si Ma'am Dama de Noche, good for you. Nakipagbardagulan. Nanalo ka? I hope walang naka-ano sa'yo dun, ha? Hindi ka inapi dun. Naku, bilib naman kami sa'yo, eh. Ay, I'm sure natalo mo sila. Magaling yan si Ma'am Dama de Noche. Bakit nawala yung picture mo, Ma'am Dama de Noche? Anyway. Ewan ko ba, parang ngayon, uy, Pax! 80 second to like, kanina pa si May rito. Pustahan, next message ni Pax. Hi, May! Oh. Hulaan ko na lang. Uy, punta daw kayo sa Facebook page ni Katunying at mag-comment. Nagbayad sila ng million sa pag-enroll pero hindi naman sila pumapasok sa school. And also, oh, tingnan mo, maghuhula ako, May, oh, sabi niya, hi, May. Ibalik mo yung picture mo, ang ganda-ganda mo pa naman, Ma'am Dama de Noche. Bago sumakop ang Hapon noon, World War II, madami daw Hapon noon. Parang yung, ano, Red Dawn. Nakita nyo yung pelikulang yun. Anyway, ang itong mga incheck na to, ha, mga ito yung balibalita. Eh, nag-rent daw ng property, good for 10 years. And how long do you go to school? I mean, pag-college, hindi ka naman siguro ganun kabobo na college is 10 years. Tapos ina-anticipate mo na ganyan ka, bagsak ka ng bagsak, hindi naman siguro. Master's degree, di ba? 2 to 3 years siguro. 4 years at the most. Bakit naman 10 years? Tapos, palagi silang may, I mean, siguro interpreter, pero pag nagma-master's degree in English ka, diba dapat in the first place, marunong ka nang mag-English. Paano ka magma-master's degree in English kung hindi ka marunong mag-English tapos kailangan mo ng interpreter? Parang weird. Anyway, so merong mga ano, there's a clamor for an investigation. Oh my God, Hattori, how are you still awake? Ay, naging ninang na ako ni Hattori. Pwede din. Yung triplets mo na lang, ninang, maging ninang ako. Hi, Eileen. Ma'am Eileen. Oro, hello. Anong pinagagawa mo dyan, Hattori? Bakit gising ka pa? Anong oras na sa Florida? Di ba alas 11 na? Anyway. So, sabi ni Surigao del Norte Representative Robert Barbers, it would be best if the Bureau of Immigration can check and investigate how many Chinese have managed to come to our country and what are the nature of their travel documents and to what areas in the country they have been deployed. Kasi sabi, 4,000 students daw ang nasa Cagayan lang. Oh, naipag-usap ka pala sa Pinas. Parang napakarami kasi Cagayan is not that big. Diba? Tapos, yun nga sinasabi nila, kawawa naman ang Cagayan, parang ini-small ng mga tao. Sabi, bakit daw sa Cagayan? Baka naman maraming magandang school sa Cagayan, kayo naman. However, 4,000 seems to be a lot just to be in Cagayan. Siguro pag na-disperse all over the country, 4,000, that seems to be reasonable. Pero nung sinabi daw kay Governor Mamba, sabi naman ni Mamba, hindi ah, 400 lang. Allegedly, yun daw ang sabi ni Mamba. Instead of 4,400. Nakakalito, ano? Parang the difference that a zero can make.
So, ewan ko kung anong totoo. At 12 midnight in Florida. Oo nga, kasi nag 9 PM lang, tapos plus 3. Oo, kasi si Governor Mamba, Duterte yan. Oo. Diba, nag-ano nga yan eh, ayaw na ayaw niya dyan sa EDCA. Nag-rally-rally pa yan. Ngayon, sabi ko na, sabi ni, si Pating ba yun kanina nagsabi na yung mga document daw, sabi ko, you don't need documents if you have cash. Oh, ganyan naman yung mga inject niya. Dito nga sa ano, dito sa amin, dito sa Irvine, maraming mga, may nahuli dito na birthing places na illegal yan. Mag-tourist sila dito buntis. Tapos, itataon nila na manganganak dito. Eh, syempre, parang magiging anchor baby na. Na dahil dito ka nanganak, tapos palalakin yung bata rito, parang yung nanay, eh, mag-i-stay na din dito. Kasi syempre, yung bata, citizen na yun. Oh. Nag-ilang trips na yan sa China, he's always there. Si Mamba? Oh? May nahuli dyan dito. Aturi, meron silang mga bahay na binibili dito. Maraming mga, sabi ko, bakit maraming buntis dito? Kahit pa 400 yan, mga Chinese student. Sabi ni Sir Joseph, traitor din yata ang Governor Mamba. Tsaka bagong na ano yan si Mamba, di ba, for corruption. Hello daw from Mom Jean Jaggers. Uy! Coco Melon! Nandito ka na kanina ah! Nandito ka na ba? Tapos umalis? Tapos bumalik? O kay Pating ba yun? Lito na ako. Anyway. Sabi ni Barbers na chairman of the House Committee on Dangerous Drugs na all concerned agencies are aware that a Chinese mafia is engaged in the procurement and processing of fake government documents. Oh, katulad ng fake birth certificates from the PSA, fake passports from the DFA, driver's license from the LTO, fake gun licenses from the PNP, and explosive office. Diba yung bagong na raid, saan ba yun? Sa Rizal ba yun? Eh, merong mamahaling kotse, may mga electric bike, mga kung ano-ano, may mga baril, mga incheck. Itong mga incheck, kung umasta, parang sa kanila itong Pilipinas, no? Makasawa ni Kibs. Mga pick-up girls sa Marianas Island, puro Chinese. Oy, magaganda ba, Ma'am Rowi? Ang mga kilala ko kasi mga inchik, ang baba, yung parang akala mong bata pa sila kasi ang liliit. Hi, Desert Spring! Sabi ni Sir Alexander, mag-adapt na ang gobyerno natin ang visual mapping sa mga location and residences ng mga Chinese documented at hindi. Mahirap sa World War II, maraming Hapon sa Davao. Yung pala ay Kempeta. Eh, nasa Davao. Yung mga kahit hindi in-check na nasa Davao, mga Judas din eh. Hi, Leon de la Cruz. Good afternoon. Ay, may tsura naman, sabi ni Ma'am Rowi. Tsaka, mas maganda yung mga skin ng mga incheck, no? Yan si, ano, si Glenn Chong, hindi siguro incheck yan, kahit Chong. Sabi ng co-worker ko, marami na daw talaga ang mga Chinese sa Cagayan, they own business. Pero, I mean, in general naman talaga sa Pilipinas, ang mga mayayaman, mga incheck. Parang pag-aari na nila yung Pilipinas.
Kayo yung, ano, mga harsh kayo kay Glenn Chong. Sabi niyo, yung skin niya eh. Naalala ko lang, kayo naman, oh. O, ito. Si BFF ni FPRRD. Tingnan mo, oh. Tingnan nyo. Oh. Tingnan nyo. Ngayon, magmatapang ka, Pantaleon Alvarez. Pero curious lang ako, eh, ano bang nickname nito? Eh, usually, di ba, pag haba-haba ng Pantaleon, ano kayang nickname nito? Panty. Si Panty Alvarez. Oh. Kaya nga, naglagay ng EDCA sa Cagayan to protect our country. Oh, pareha tayo ng iniisip, Ma'am Gulda. Panty Alvarez. Pasyal ako sa Chinatown. Puro check one nandun. Naku, mag-iingat ka, Ma'am Liwayway. Oh, kaya nga, tayo, sinasabi ko na nga ba tama yung hula ko. Panty Alvarez nga ito. Ah, bebot ba? Sorry naman, Sir Paul. Kasi parang logical lang na Pantaleon. Pag shortcut mo, panty. Bebot pala, sorry po. Sabi ng NSC, no? Yung DOJ daw, dapat i-consider ang legal action against Bebot Alvarez. Oh, after the ally of former leader Rodrigo Duterte told the military and the police to withdraw its support for our president. Oh, pwede daw i-interpret yun. Mas bagay ang panty sa kanya. Panty ang nickname, tapos katabi ang matandang manyako. Uy, Tikong of the North si Mamba. Uy, pastor yan, tapos manyakis din. Talsik Alvarez. Ay, pero Brian ha, kahit pinatalsik siya, dikit na naman kay FPRRD. Ah, mahilig din pala sa Fenta. Panty eh. Oh, anyway, sabi ni National Security Advisor Eduardo Anyo, any call for withdrawal of support when done by a public official, more so one that is also a high-ranking reservist, is not only irresponsible but also illegal and unconstitutional. Kasi reservist pala ito si Panty. Ay, ay, ay! Philippine Marine Corps reservist with a rank of colonel. Ay, langya ka naman. Kaya napaisip ako kanina, sabi ni Sister Xy. How much more kung na-open na natin economic provision? Isa din yan, ano, si Strexy. Ay! Si, well, hello, Cocomel, kararating. Alam mo, nalito na ako sa live ni, ano, live ni Pating. Na-trauma kasi ako dun. May nang away sa ako dun, sa akin dun. Loko lang, Cocomelon. Ingat ka dyan, Cocomelon. Hindi na palaban. Kung reserve na panty, baka maluwag. Panty na walang laba-laba. Ay, marami siyang... Ay, naalala ko na ito. Hindi ba ito yung pinagmalaki pa niya yung kanyang kabit or something? I think that's who he is. Buisit na panty ito. Oh. Justice Secretary Remulla on Tuesday ordered an investigation into the remarks of Alvarez to determine if they constitute sedition,
incitement to sedition, or even rebellion. Under the revised penal code, sedition is committed by individuals who rise publicly and tumultuously in order to attain by force, intimidation, or by other means outside of legal methods. Incitement to sedition occurs when, ay, ito yung pinag-usapan natin kagabi, when a person incites others to accomplish any of the acts that constitute sedition, either by speech, proclamation, emblem, or banner. It also involves uttering seditious words against the government or its officials. Kung ako yan, incitement to sedition talaga yung sa kanya. Rebellion, on the other hand, is committed by rising publicly and taking arms against the government. Hindi pa naman rebellion yun. Wala pa naman silang arms. Ah, kaya isinusulong ang divorce ni Panty. Okay lang yan, natatawa ka ng mag-isa. Kesa naman umiiyak ka, Ma'am Golda. O, tawa ka lang dyan. Sabi ni Anyo, his words and deeds are a disservice to our men and women in uniform who risk their lives daily to safeguard our nation's security, defend us from all manner of threats, and uphold the Constitution. Oh, kakahiya kang Alvarez ka. Hi, Sis Marivic! Kaya lang, sa tama ka ha, Tori. Di ba ganyan sila? Oh, sige, pag mali naman pala kami, kasuhan nyo kami. Pag kinasuhan, sinusupil. What's the word for it? Yung si, basta yung pang ino-oppress daw sila. Ganyan na naman. Dapat yan sa military tribunal kasi Marine Reservist calling for mutiny. Nagngaw-ngaw kay ex-VP Lane. Tapos kay Laila De Lima. Sorry din siya. Ngayon, sorry ulit. Nag-sorry ba? Sabi niya, hindi daw siya magsusorry. Kasi, sabi niya, kahit daw na, ano siya ng bugso ng damdamin, talagang yun ang gusto niyang sabihin. Hindi siya magsusorry daw eh, sabi niya. Oh, ito pa. DOJ to probe. Ito pa si Boying. Ako, on the fence talaga ako dito kay Boying na to. Nag-announce na, hi Oya, Sir Nervin. Sorry na mukha niya, sabi ni Sir Nervin. Hi Ma'am Irish, makisala ng panty. Play stupid games, you get stupid prizes. Ay nako. The DOJ announced that it will initiate an investigation into the recent statements made by former House Speaker Panty Alvarez during an evening rally held in Tagum City. Oh, sabi ni Remulia, he has ordered an investigation to determine whether Alvarez's statements constitute sedition, incitement to sedition, or even rebellion. As a former lawmaker myself, I would like to remind Congressman Alvarez to act in accordance to the highest standards of ethics, morality, and nationalism. Hindi niya kaya yan, may kabit nga eh. Ikaw naman, Remulia. And avoid remarks unbecoming of a member of the House of Representatives. Hay nako. All the said charges are punished under the revised penal code. Aside from Remulia, the PNP is also assessing whether Alvarez should be held liable for sedition. Sige na! Ay, Spokes! Correct, Sir Paul. Duterte boy din yan, si Boying. The former speaker's pronouncement occurred during an evening. Ay, alam na natin yan. Nothing new. Ito na. Ito, gusto ko ito. The DND and AFP eyed the listing of Alvarez as a military reservist. Dapat lang
Ikahiya nyo ito si Panti. Oh. The DND and AFP are looking at a possible investigation of Davao del Norte First District Panti Alvarez and his delisting from the role of reservists in the Philippine Marine Corps. The move came after Alvarez called on the AFP to withdraw support for President Marcos to force the chief executive to step down. Defense Secretary Gilbert Teodoro reassured the public that the AFP is standing steadfast in upholding the Constitution under the leadership of the Commander-in-Chief, President Ferdinand Marcos Jr. Any attempt to sway them from this duty or to patronize them to support a partisan agenda is futile, particularly when this agenda dovetails with a foreign interest contrary to our own national interests, he declared. Calls for them to withdraw support will not amount to anything but to a possible criminal investigation, Chudoro said in a statement yesterday. Vote Gibo Chudoro. Ay, naku. Sabi, there are two categories of a reservist, active and standby. Che-check pa daw nila kung anong category si Alvarez. We defer to the Philippine Marines whether they would be recommending something at this point, but I believe he is not an active reservist. Oh. Generally, she said, if there are AFP policies, rules, and regulations that would apply to what the lawmaker did as a reservist officer, it will be looked into. Ay, gawin nyo na, gawin nyo na. Dapat hindi kasi kayo nag-ano sa politics eh. Hay nako. Anywho. Minky Alvarez should remove his name then ke para di. Ay, bakit si Ma Marcia walang jacket? Hello Ma Marcia. Namimiss ka na namin, folks. Ito si Fentanelli, o parang ano na. Hey, Beans Boy! Hello, hello! Reservist daw, Hattori, sabi nila. You're welcome, Beans Boy! Panty na papalit-walit ng kulay. Dati dilawan, pink. Ngayon, dudain na. Ay, hindi masyado mainit dyan, Beans Boy. What's the flavor? Ay, nako. Sana nga, ano kasi, alam nyo na, palagi nilang ito sila kasi, palagi nilang dinidare ang gobyerno na, sige, di kasuhan. Kung may kasalanan, di kasuhan. Sige nga, kasuhan nga natin to. Kaya lang, may point din naman talaga si Hattori, na pag nakasuhan yan, sigurado yan. Nasa martial law na tayo. Paghandaan nyo, yan si Eric Celis, yan si Badoy, at yung mga, at pati yung mga, ano tawag nila sa kanila, banateros. Ay, nako. Tapos, pag may aresto, nagtatago na. Correct ka dyan, Sir Joseph. Sabi naman ni, sino yung nagsabi, panty na may dutay.
Sino yung nagsabi nun? Si Ma'am Aileen yata. Nagsabi si Ma'am Aileen Oro. Anyway, dito na tayo sa ating main topic. Ang anti-drug campaign ni PBBM. Sabi ba naman nila na hindi daw totoo yun, eh, na ano naman, pantiliner ka. Si FPRRD pala yung liner. So, ang sinasabi nila, it's staged. Imposible daw na magkasya yung that much na drugs into that truck. Eh, pinakita na ni Banat Boy, those na hindi nakapanood kay Banat Boy, pwede niyong panoorin kay Banat Boy towards the end of his life kanina. Pinakita niya, kinalculate niya kung paano mag-fit talaga and with a lot of room to spare. Yung how all that, mukha lang siyang marami kasi naka-spread out. Pero pag na-arrange siya inside the truck, it will fit. And then, ano pa yung sinabi nila? Sabi ni Harry Roque na, bakit naman marunong yung ordinary na nasa checkpoint? Paano niya nalaman na drugs yun? Teka nga ba, Harry Roque? Ibig mong sabihin, yung mga taong ilalagay mo dyan sa checkpoint, tatanga-tanga lang? Sino ba nilalagay niyo sa checkpoint? Ibig sabihin, I mean, what does that really mean pag sinabi mo na dapat na-train daw yung mga nasa checkpoint? Hindi ba dapat naka-train talaga yung mga nasa checkpoint? Why are they there na if they don't know what they're doing? Ano ba ang chine-check nila sa checkpoint? Yellowish color na daw. Pero sino ang source ni Harry Roque? Si Maharlika? Sa yun ang sabi niya eh. Napanood niyo ba si Maharlika? Sabi ni Harry Roque, talaga cute-cute talaga ni Porky eh. So yun, I mean, like, consider the source naman. Gusto niyang maging as famous as Panty naman. Kayo naman, oh. Ito na si Arieta talaga, oh. Oh. Ano pa yung mga arguments nila? Bakit daw si PBBM nagpunta? It's a huge drug haul. You think, if FPRRD, if there was a drug haul that big, you don't think FPRRD would go? Yeah, he would. Hindi naman yan. Hindi. I just think, naghahanap lang talaga kayo ng reason para mapintasan ang accomplishments ni PBBM. And I think that's really sad na hindi na kayo pwedeng makakita ng ay, JNK! Hindi na kayo pwedeng makakita ng maganda para sa ating bayan. Sabi ni Sir Lamerto, kung ang lason ba expired, nakakalason pa din. Pinatikman mo sana sa kanila, Sir Lamerto. Ano pa ba yung sinabi nila na ano pa yung mga objections nila na kung bakit daw ano yung color yung hindi daw magkakasya dun sa van. Ay, yung isa pa, yun ang pinaka-ano doon, is, which is what was in my thumbnail, eh, bakit daw walang namatay? Imposible daw na walang, like, why would the driver just hand it over na
pwede ba yun na hindi man lang manlaban yung nagda-drive eh? That's like a huge amount na is he just gonna give it up? I don't know. Honestly, siguro nasanay na talaga ang mga tao na may patayan para maniwala na may nahuli. And that's kind of sad na yun na ang ating pamantayan na may nahuli. Sabi ni Brian, mayroon namatay ang engine ng van para nung pinara sa checkpoint. Sabi naman ni Sis Norma, ganun din naman yung mga nahuli nila, di kong dumaan din sa checkpoint kahit kay Pulong, sa checkpoint din nila nasabat yung shabu. Kaya wag silang gawa ng kwento. Mga buweset sila. Pagsasampalin mo nga. Do time. Go tulog yun. Naku! Gigisingin yun, Sis Maris. Pag inakay-akay ni Bunggo yun, gumigising yun, ha? So, ito yung PBBM style. Pakita ko sa inyo, ha? Panoorin muna natin si PBBM. This is the approach that we are taking to the drug war. Ang ating ginagawa, we take apart, binabaklas natin yung mga sindikato, kahit sino man. Ang nakita natin may kasabwat, kasabwat dito sa drug trade. Kahit sino man, kahit politiko ba na powerful politician o police o kung sino man, talagang pinag-iniimbestigahan natin. I would like also to point out that this is the biggest shipment of shabu na nahuli natin. But not one person died. Walang namatay, walang nagputukan, walang nasaktan. Yun ang kinagalit nila. Parang aside from the fact na walang namatay, siguro they felt na pinaparinggan yung puon nila. I don't know if that was intentional or not. Could have been. And you know, kung intentional man, you know, he's only human. After everything that FPRRD has said about him, I think that's very, very mild compared to everything that FPRRD has said against him. And it's not even personal. It's something against his style of, you know, yung the way he's conducted his drug war. Diba? It's not even ad hominem. Kung on purpose man yun napahaging. But knowing PBBM, I don't even think na sinadya yun. Which I think yun ang kinagalit ng mga DDS eh. Basta't inoperate natin ng dahan-dahan, yun naman dapat ang approach. Para sa akin, yun dapat ang approach sa drug war. Na ang pinaka-importante is matigil natin ang pag-ship ng mga drugs dito sa pagpasok sa Pilipinas. Pero the one thing that's clear, pinasok ito, hindi ito galing dito sa Pilipinas. Hindi ito linuto dito sa Pilipinas, galing ito sa labas. Well, kahapon nung Abril 15, no, higit kumulang 7:20 ng umaga, ay nagmaman ng checkpoint ang ating grupo. Of course, ang head noon ay si Captain De Luna. No? At may dumating na isang sasakyan, isang photon van. At nung binuksan ni De Luna at mga kasama ito, nagulat sila medyo kakaibang amoy. And the rest is history. Ang nakuha sa van at ang napangalanan na ang driver ay a certain Mr. Sarate. Nung dinala rito for inventory, lumalabas ito ay more or less 98 sacks
at ngayon iniimbentaryo. Isipin nyo ha, kahapon pa ito nangyari. Ang natatapos pa lang natin ngayon ay 51 sacks out of 98 sacks. Ganun kadami po ito. No? Dito po makikita nyo, they should be follow the law. Merong fiscal, merong from the media, at merong from the barangay. Itong 52% as per PDEA estimate sa street value nito ay 890.377 kilos. No? Lagay mo na 891 kilos sa ngayon. 51%. Doblihin mo na lang ito, more or less, approximately, ganong kadami ito. At sa estimate ng PDEA, this will be the biggest drug haul in the history of the country. Ito ay dahil sa hard work ng kapulisan sa pamuno ni Chief. Banat Boy, ingat sa pag-drive! Yan din kinagalit nila, yung it's the biggest drug haul. And then I think, you know, as of today, that has been corrected kasi yung biggest drug haul is actually during Duterte's time because after they inventoried everything, it came down to like 9 billion. So, yung kay Duterte's time, I think was like 11 billion. So, mali siya na hindi naman mas malaki yung kay Duterte. It's still a huge haul. Pero, ayaw talaga, yung DDS siguro, yung ayaw nila na masapawan si FPRD. That's always been, I feel like, yung this whole thing, yung ayaw nila kay PBBM is because I think ayaw nila yung nasasapawan si FPRD. Eh, hindi pa nga nag-2 years si PBBM. Ang laki na ng diferensya in the performance. So, every time may mga accomplishment, they try to downplay it. Eh, nung sinabi ni Abalos na, it's the biggest drug haul, react sila kaagad. So, you know, and of course, now it's been corrected. So, chill out, DDS. PNP, gusto kong magbigay pugay sa ating mga kapulisan, lalong-lalo na yung mga nasa baba. Kamukha po nitong si De Luna. Siya po isang kapitan. Isipin nyo ha, kulang-kulang halaga nito, 13 billion, sabi nga ni PDEA. More or less approximate. Pero anong ginawa niya? Hindi nagpatinag sa pera. This is a testament, of course, to the good leadership of our Chief PNP. At ito ang sumasalamin sa PNP sa ngayon po, talagang pinagkakatiwalaan. Hindi lamang ang tapang. Kung hindi, mapagkakatiwalaan mo dahil hindi nagpapasilaw sa malaking pera. No? Ang kalaban natin nag-iiba na kanyo because of technology and we must adapt. We must always be flexible. Meron po kaming regular na checkpoint na sinasagawa po dito yeah. Sa bahay na Alatagtag. So as part of intensified crime prevention. So part of... Medyo sinasabi ni Harry Roque na bakit daw nalaman ng taong ito na drugs yun? Ibig sabihin, kapitan, eh tatanga-tanga. Gusto niya yung kapitan, eh isang tanga. Di ba, yun ang sinasabi ni Roque. Paano naman nalaman ng ordinaryong nasa checkpoint na shabu yun? Kapitan yan, tapos gusto mo tatanga-tanga? Ay, Hari, kahit pa cute ka na Porky, bad yan. Pita. Pina-plug down po namin yung mga sasakyan kung mayroong suspicious po. So, yun po, sinasubject po namin for inspection po. So, yun po, kagaya po nung nangyari kay dito po sa pangyayaring ito, yun po ang naging resulta, nasabat po namin yung ganito kalaking halaga po ng shabu po. Dami, oh. Nakita ni Marlica na luma na yan. Galing ng mata ni Marlica, no?
kahit papaduling-duling lang yung mata ni Marley, kahit nakita niya, ang bilis niya ng pagpan ng camera, pero nakita ni Marley ka na iba na yung kulay. Galing talaga ni Marley ka at ni Porky. Tsaka hindi, malaki naman pala yung van. O, gini BBM. PBBM. Bakit wala kang sound, PBBM? Ito namang RTVM. Kami mas mahabang video yan. Ayan. Galing talaga. Galing, galing, galing. Hindi, pero seriously, how did she even see na iba yung kulay? Yun, na-curious lang ako. Diba? Bullseye si Maudix. Kaya nga, Atori. Very, ano, ma-ad hominem talaga si, ano, si FPRRD. Sabi ni Sir Nervin, dapat tangarli ka ang name niya kasi saksaksan mo. Sabi ni Sis Lady Net, nagtaka nga si Badong, bakit daw nandyan agad si PBBM sa eksena na parang nandun pa lang sa States? What? Nung Sunday pa, meron na nga sa Facebook, di ba? Nag-Sunday brunch na nga sila, di ba? Tapos, this happened on a Tuesday. Paano naging Badong naman? Kulang na yata sa pakapi si Badong. Naku, Sis Lady Net, paliparan mo nga minsan. Kulang sa mic. Hi, Ma'am Jeannie! Sabi ni Ma'am Jeannie, ang pinakamaliit na photon can contain 1.2 tons, eh yung ginamit sa drugs na nasabat ay malaki and can contain at least 1.8 tons kung aalisin ang mga upuan. Oh, Badong, si Boy Kape. Kulang nga, kulang sa kapinada siguro. Pumayat na nga si Badong eh. Sana all pumayat. Ma'am Agnes, hello! Ano kaya nangyari kay Badong? Bakit kaya pumayat? Baka na-stress kay Banat Boy. Laka Banat Boy. Oo, malaki yung van. Nako, baka magkatuluyan yan si Badong tsaka si Maharlika. Ano kaya anak ni Banat Boy? Pwede mo bang gawa ng ano yan? Yung ano kaya ang maging anak kung si Badong at si Maharlika magkatuluyan? Microphone diet. Hi, Ma'am Luz Morishima. Oh,
El Bicolano, pakapit tayo kay Badong para di umili sa ulo. Kaya nga. Ang mukha ni Chucky. Malay mo, Pax. Ang sagwa ba ang itsura nun? Siguro ang laki ng cheeks. Hala, baka parang si Porky ang itsura. Anyway, magiging tiyanak ang anak nila. So, ito yung trademark ng ano, anti-drug. Hindi naman siya siguro, kasi yung ano, kay FPRRD, talagang tinawag na drug war. Kasi, pag gyera, parang maiisip mo, madugo talaga. Pero yung kay PBBM, even though he called it a drug war, I think I'd like to think of it more as a anti-drug campaign. Kasi, more on holistic yung approach niya na hindi talaga patayan yung maiisip mo. He's more, parang more humanitarian yung approach niya. No? Ito yung kinagalit talaga nila eh. Yung sinabi niya, and that's the source by the way, no? Yung MSN.com. Not one person died. So, yun ang quote sa kanya. This is the biggest shipment of Shabu that we've seized and not one person died. No shots were fired and nobody was injured because we operated slowly. So, yun pala yung lugar. Alitagtag. Oh. So, ito pa ang isang aspect ng kanyang drug campaign, no? Rehabilitation and prevention. Dun sa kay, makumpara man natin kay FPRRD, hindi mo narinig sa kay FPRRD yung rehab, yung prevention. Eh, kasi, paano mo naman i-rehab? Eh, halos lahat yata ng adik pinatay na. No? Eh, so, ito yung source sa Tribune. Sabi ni PBBM, the bloodless campaign against illegal drugs is working. Tapos, ay sa PIA pala yan. Tapos yung isa, anti-drug war is successful with new grassroots approach. Ngayon, so ang gusto ni PBBM kasi, eh, dun ka galing sa baba, mag-umpisa sa barangay na i-educate mo yung mga tao. Yung prevention na pinagsasabi niya, yung mga counts, may mga anti-drug abuse council. Kasi, di ba, I think he started out yung mga SK-SK na yan. May knowledge na siya dyan na ini-educate yung mga kabataan na don't do drugs, mga ganyan. Tapos, gusto din niya na i-rehabilitate yung mga addict. So, sabi niya, successful daw yun na nag-uumpisa ka sa baba, no? So, bago yung approach niya, sabi ng PNP, 27,968 barangays ay na-clear na from drug influence at ilang bilyon na ang worth of narcotics ang na-clear. 10.4 billion worth of narcotics in 2023. So, ang national government ay nakakolaborate with 50 provinces, 1,160 municipalities, and 30 cities. Kaya meron silang anti-drug abuse councils. They have achieved progress in tackling illegal substances at the local level. So, meron na silang 74 treatment and rehab facilities. So, kaya nga sabi, meron ka nang ititreat kasi hindi mo naman pinatay. Kung sa time ni FPRRD, wala ka nang ititreat kasi pinatay mo na. Diba? Oh. So, at least
314,917 drug dependents underwent the community-based drug rehab program, while the 105 Balay Silangan Reformation Centers have produced 1,854 graduates. Maliit man, baka alam mo na yung mga mambabash, sasabihin, ay, ang konti naman pala. Pero you know, kung iisipin mo, each person na nasave, may pamilya yan. Kahit isang tao na nasave, talagang kahit yung drugs na nahuli, hindi lang sa amount of money na yung cost nun, it's the people na hindi gumamit nun. Isipin nyo din yun na nasalba dahil hindi nabenta yun. Diba? Hindi pa nga nag 2 years si PBBM eh. So, ito, isipin nyo, ang laki ng mga nahuli na walang patayan. So, ito yung, di ba, na-clarify na 1.4 tons lang yun. Eh, sabi naman ni Ma'am, sino ba yung ating kausap rito na nagsabi, 1.8 naman pala yung capacity nung sasakyan na yun. Eh, 1.4 tons lang pala yun. O, 9.68 billion. Eh, sabi ng mga DDS, sus, maliit na lang naman pala, hindi naman pala biggest drug haul, talo ni Duterte. That's okay. Sige na, mas magaling si Duterte. Mga ano talaga, kulang sa ano ito. Eh, it's okay. You know, you can downplay it, that's still close to 10 billion pesos. At saka, this president has not even been in office for 2 years. So, you know, I mean, I think it's still a big accomplishment. Sabi ni Colonel Jean Fajardo na yung 13 billion was an estimate. Yung almost 2 tons na ibinigay was just an initial estimate of PDEA na base sa itsura at laman ng sako, pero wala pa pong actual counting na nangyari doon. So now, ito na yung actual. So, all in all, since July 1, 2022, according to reports, ilang billion na worth of illegal drugs, 31.07 billion worth of illegal drugs. That includes shabu, marijuana, cocaine, and ecstasy. So, halo-halo na yan. So, I mean, I think he's doing pretty well, even though galit na galit. It's usap-usapan na one of the big things na kinagalit ni Kibbs kay PBBM was the fact na hindi daw niya sinabi during the SONA na outright hindi daw sinabi ni PBBM na yung war on drugs ipagpapatuloy niya yung NTFLCAC, you know, because he is his own man. Iba siya kay FPRRD. Hindi mo naman, you know, kung ipagpapatuloy lang niya kung ano yung ginawa ni FPRRD, exactly the way it was done before. Ba't pa tayo nag-eleksyon, di ba? Let him carry out his own programs the way he wants to do it. Siguro meron siyang ipagpapatuloy, some of it, pero syempre he's going to tweak it. May babaguhin siya ng konti, meron siyang papalitan, diba? Kaya nga daw, galit na galit ang yung mga tumiwalag na DDS kasi yung hindi daw
sinunod yung style ng drug war ni FPRRD. Yung patayan, or I don't know what else na kinagalit nila. Pero, you know, I think he's doing a great job in terms of, ano, itong sa drugs. Kasi, it's more humane. Diba? Okay, Ma'am Luz. Kami ay magsasara na din. So, scripted daw, sabi nyo, wala daw kasi namatay. Oh, kaya nga. Eh, Ma'am May, kung talagang gusto nilang may patayan, pwede naman. Di may nahuli na, gusto na lang nila ng may patayan. Di magpatayan sila. Madali naman tayong kausap, di ba? May nahuli na kasi na drugs. Patayan na lang ang kulang. E di yung mga DDS na lang ang magpatayan. O. Quits na. Papadalhan natin sila ng Bulaklak. Lista nila yung address kung saan natin ipapadala. O. Tapos, sabi pa ni Badongski na ang dami-dami daw ang tao. Na, tawa ako na tawa kasi nanood ako sa video ni Sir Ivan. Dami-dami daw ang tao dun sa yung latest rally. Oh. Ay, nako. Stop, pag may ulit, pag may nagsabing gano'n na walang patayan, sabihin, yan ang sabihin nyo. Nako, may nahuli na drugs. Tapos wala pang namatay. Magpatayan na lang kaya kayo. Tapos ilista nyo kung saan namin ipapadala yung Bulaklak. Do-donate din ako. Aambag ako, ha. Ay, nako. Sige. Pati si Panty, pwede nilang isali. Lalaki, babaeng DD shits, laging... Ay, Diyos ko. Si Rocky. Ay, wag naman. Ay, firing squad, sayang naman. Pag ano yan, mas maganda yan pag sunugin. Ang ganda, ang ano siguro, mahalimuyak. Kasi pag ang lechon, maganda yung pagkakaano ng lechon. Talagang sayang ang bala. Oo, magandang isunugin yan. Crispy. Crispy porky. Hala, rhyming. Crispy porky panty. Naku, gawa natin lahat ng mga may why. Sayang yan si ano no, si Badoy. Yan si Celis talagang hindi naman ako bilib dyan. Sayang si Badoy kasi may PhD daw yan. Ay, hindi pala, doktor palang totoo yan. Tsaka mamula-mula yung cheeks ni Rocky. Ah, madaming molds. Naku. Pero at least, malaki-laki yan. Oo, mahilig sila sa dugo. Sis Lady in Red. Ewan ko kung bakit. Ay, naku. Anywho? Ew, Ma'am Golda. Oo nga, Ma'am Betty. Si ano yun? Si PL nagsabi nun. Pambansang bigungista. Ba't ba kasi, ano, PL pa pinangalan dyan? Ay, nako. Relative song pandya. Ay, Brian. Visit na Brian ito. Ay, nako. Sige na. Tayo na ay magpaalaman na. Good night. Ay, thank you nga pala. Thank you everybody na nagpunta sa live. Thank you sa mag-re-replay. Thank you preferred members.
Good night, America. Good afternoon, Philippines. Good morning, Canada, Europe, and Middle East. Nag-drop na si Ading J ng mga link dyan. Oh. Tsaka yung mga, gagawin ko pa yung sa Facebook niya, Ading J, ha? Hello, si Badoy looks like Pawis all the time. May, ha? Padala natin ng ano, yung face towel pala yan. Ay, may live sis, folks, mamaya, Ating J. Or busy pa din. Si Ate Golda, totoo yun. Si Panty? Hindi. It's almost 10 PM dito. Sa Kilahaturi. It's like almost 1 AM dyan. Tulog na yun. See you tomorrow, everybody. Ingat kayo, ha? Uy, 8, kung gising ka pa. Magpagaling ka. Face freshener. Ay, oo, parang yung sa, ano, yung sa airplane, no? Oh, tulog ka na, Atori. Mag-ingat sa panty na maingay. Ako, kayo talaga. See you sa next live. Oh, mag-ingat sa mga panty. Take care. Stay safe. Stay healthy. Yung mga may sakit, please get well soon. Si 8. Tsaka yung mga nasa mainit na lugar, please, please, please. Huwag kayong stay cool. Okay? Bye-bye. Wala, hindi pumunta si Chopaeng today.